sa pagpapatuloy ng Batang Pinoy 2024 sa Puerto Princesa. Tunghayan naman natin ang mga student athletes na sumabak sa ikalawang araw ng archery competition sa Ramon V. Mitra Sports Complex noong Martes. Narito ang ulat ni teammate Daryl Laclares. Hindi lamang patalasan ng mata kundi pati bayan din ng isip. Ganyan mailalarawan ng archery na isa sa mga centerpiece sport ng taunang Batang Pinoy. Kumpara sa mga nakaraang edisyon ng National Grassroots Multisport Competition, kapansin-pansin na mas marami ang lumahok ngayong taon na tinatayang aabot sa 400 batang archers. Ito ang lubos na ikinagalak ni na 1988 Seoul Olympian Archer Roel Merto at Philippine Team Compound Archer Paul Marton de la Cruz. Ngayong batang Pinoy, ginabayan ni Merto ang kupunan mula sa Negros Oriental, samantalang Pasig naman kay de la Cruz. We have a very good performance sa bata, and actually, yung mga bata is very capable for joining the national team. Yeah, because nice ngayon kasi marami ng archers than during my time. Mas tumataas ngayon kasi ang daming mga coaches na nagtuturo. And tapos dumami rin po ang archers. Unlike before po na medyo kaunti lang kami, na konti lang din ang coaches, so ngayon po mas marami. So kumbaga nag-triple po yung volume ng archers. Bilang mga batikang archers, maibinigay naman na payo sina Merto at de la Cruz sa mga batang archers na kalahok sa Batang Pinoy ngayong taon. We should continue shooting and they're not going to stop practicing in archery. The more important for these kids is they're going to keep going to the competition. Kailangan nila exposure talaga eh. That's what I did with my players. Enjoy, have fun, kasi yun po ang dapat hindi mawala sa sports, lalo sa archery. Dapat po mag-enjoy lang sila. Matapos ang qualification rounds at bronze medal games, gaganapin naman ang gold medal match sa darating na November 28. Daryl Laclares para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.